verse 6 to 8. To set the mind on the flesh is death. Kung ang kaisipan mo ay nakatuon lagi sa mga bagay dito sa mundo na, na after the flesh, sinasabi dito ay kamatayan. To set your mind on the flesh is death. Pero ito ang pangako ng Diyos. But to set the mind on the spirit, spiritual mind, is life and peace. Napakaganda. Meron tayong kapayapaan at meron tayong buhay. Anong pangako ng Diyos sa atin? Buhay na masagana at mahaba at kapayapaan. Marami, lalo na ang mga politika ngayon sa Pilipinas, sila ay mayaman, sila nakamit na nila lahat ang kapangyarihan, gusto pa nilang kumandidato, maging presidente pa, pero wala silang peace. Sino ang peace? Jesus Christ is the peace that passeth all understanding. Those who have spiritual mind do not walk after the flesh. Kaya makikita mo sa mga kandidato ngayon, yung mga lumalakad sa mga pagnanasa ng kanilang sarili, self-centered. Gusto nilang maging presidente para yumaman, makapangyarihan, at para ang mga taong bayan ay gipitin at pagmalupitan. Ito ang hangarin ng masasamang kandidato ngayon sa Pilipinas. Subalit tayo nananalamin na ang Pilipinas ay pagpalain ng Diyos. Amen? Maraming nananalangin. Those who have spiritual mind do not walk after the flesh. Ano ang mga lakad ng mga taong spiritually, ang isip nila ay spiritual? They walk in the newness of life. Alam na nila, because of the wisdom, the word of God, alam na nila ang mga lalakaran nila. Ang mga makabago ang salita ng Diyos. Hindi na yung mga nilalakaran natin mga luma na tayo mabubulin after the flesh. Mabubulin tayo sa kasamaan. Amen? Hallelujah. Sinasabi dito, ang kaloob ng kalaban sa John 10:10, the thief cometh, but to steal, to kill, and to destroy. Kaya, kung tayo ay wala kay Kristo, wala tayong peace, wala tayong freedom, wala tayong buhay. Pero kung na kay Kristo tayo, sinasabi ng John 10:10, but those who are in Jesus Christ came to give life in abundance. Dito mo yun, buhay na hindi lang basta buhay. May contentment sa buhay. Lahat ng pangangailangan mo ay makukuha mo in the name of Jesus. Hallelujah. So, it's about life, peace, and death. If you want life and peace, believe in the Lord Jesus Christ. But those who don't do the will of God is death. Hallelujah. Praise the Lord. Nakakatakot, di ba? Kaya nga, kung mapag-usapan yung buhay natin sa Pilipinas, ang dami natatakot ngayon na ang sinasabi ng mga kalaban ay manalo't matalo, manggugulo sila. Ibig sabihin, kung matalo, mas worse. Kung manalo, manggugulo pa rin. Anong gulo? Ibibigay na sa lahat ng tao at trouble. Ang pagkabilanggo, ibig sabihin, wala ka ng kalayaan. Dati malaya tayo sa democracy, pagdating ng communism, wala na tayong kalayaan. At sinasabi ng leader ng communist, siya ay papunta na sa Pilipinas. At kung dayain si Duterte, ang presidente ng NPA, representative ng NPA communist, kung dayain daw, ay pati yung pastor ng false church, si Kibuloy, ay mangunguna daw na magrevolusyon. Siya ang pastor sa Davao na maraming naloko. Maraming taong nalinlang na siya daw ang sugo ng Diyos katulad ni Kristo. Saan ka nakakita nun? Kamukha ng iglesia rin ni Kristo. Tayo ay tapatan. Inihahayag natin, sound the alarm. Kung ang turo mo ay mali, pabubulaan na namin yan dahil sinabi ng Biblia
na lahat ng scripture ay good for doctrine and reproof. Kinakailangan pabulaanan natin ng mali. Huwag tayong mahiya. Whether they like it or not, whether they hate us, kaya kailangan sound the alarm. Kaya sinasabi natin ngayon, yung kay Kibuloy, na siya ay sugo, katulad ni Kristo. Pabulaanan natin yan. Iisa lang ang sugo. Ang Panginoong Jesucristo na namatay para sa lahat ng tao kanilang kaligtasan. Yan ang katotohanan. At ang Iglesia ni Kristo na ang sugo ay yung matandang manalo. Iglesia ngayon ay patay na. Hindi natin alam kung saan na dinala yun. Palaka. Pero ang alam natin, kung hindi ligtas ang tao, siya ay nasa walang hanggang kadiliman na iintepan ng 1,000 taon. Tayo ay nasa piling na ng Diyos, 1,000 taon pa ang iintayin nila, sila ay nasa kadiliman bago i-resurrect ulit ang katawan nila, magkakasama ang kaluluwa nila, yung nasa kadiliman kaluluwa, magsasama ang katawan na may soul, may pakiramdam, at ilalagay kasabay ni Satanas doon sa lake of fire at imanalo na walang hanggang pagdurusa na. Kaya nga, tanda natin, pag nabanggit ang sugo, isa lang ang sugo. Jesus. Si Jesus Christ na namatay para sa lahat. Kung sinasabi ng tao, ako ay sugo, ikaw ay sugo ng demonyo. Magpakatingo ka, at dahil may nakalaan sa iyong dagat-dagatang apoy, kung saan ang mga uod ay hindi namamatay, walang hanggang pagdurusa. Yeah, si Kibuloy. Kapatid, diretsahan tayo, magalit ka, matuwa ka, o ano man ang gawin mo sa buhay mo, mag-revolusyon ka man. Sugo, manalo. Bahala ka sa buhay mo, pero sinasabi namin ang totoo, Pastor Kibuloy, manalo, na ang sinusuportahan mo ay ang NPA, ang communist. Iniintay na kayo sa walang hanggang pagdurusa. Amen. Masakit ba? Masakit. Kayong mga follower, gumising na kayo. Amen. Magbasa kayo ng Biblia. Amen. Hanapin nyo kung may ibang sugod tao. Walang ibang isinugo kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen. Pag sinabi ng pastor nyo na siya ay sugo katulad ni Kristo, buti pa, dyan pa lang sa lupa, magsindi na kayo ng apoy, ilagay nyo na yung pastor nyo. Sunugin nyo na yung pastor nyo, double din. Sunog sa lupa, sunog pa sa impyerno. Dahil sa kanyang kalokohan, dahil sa kanyang kasinungalingan, dahil sa kanyang blasphemy. Amen. Sa Panginoon Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya yung mga namamahala sa Iglesia ni Kristo. Sound the alarm, sinasabi namin, magalit pa kayo. Amen. Sinasabi namin ang totoo, iisa lang ang sugo, hindi yung matandang manalo, hindi yung anak na manalo, hindi yung apong manalo ang sugo, iisa lang ang sugo, Jesus Kristo, Jesus Christ. Amen. Pag hindi kayo nagbago ng inyong pananampalataya at pagkaalam sa totoong salita ng Diyos, madami, libo-libo, hindi lang libo, milyon ang dadalhin nyo. Iniintay na kayo nung lolong manalo, doon sa walang hanggang kadiliman, kung saan saved na lahat ang taong naniwala kay Kristo na siya lang ang sugo, siya lang ang Mesaya. Amen. 1,000 taon pa ang iintayin nyo, nandun kayo sa walang hanggang kadiliman, kung saan ang kaluluwa nyo ay nagbabanggaan, walang makita kahit na butiki. Walang hanggan. Mamamatay kayo sa torture, annoying. Pero hindi pa kayo mamamatay. 1,000 taon pa. Maligaya na ang mga na isave ni Kristo, na niniwala sa Kanya. Nasa New Jerusalem na sila. Kayo, naghintay pa na 1,000 taon. Amen. Basahin nyo ang Revelation. Basahin nyo ang Genesis to Revelation para maunawaan nyo lahat ang katotohanan. Amen. Hallelujah. So, lagi tayo magpasalamat sa Panginoon Diyos.